Hello. Wala ko walang microphone. Anyway, marami pong salamat. Thank you, choir, sa mensahe po ng awit, The Shepherd. The Shepherd that He leads us and feeds us. Muli po, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay, sa lahat ng mga naging nanay, sa lahat ng mga naging mga lola at maging nanay, kahit hindi po sila kuan, maging nanay ng aming mga nanay, lalo tigit narito po tayo, di po ba? So tulad nga po ng ating mensahe nung nakaraan, atin pong balikan muna yung mensahe natin nung nakaraan. Ano po ba yung mensahe natin nung nakaraan linggo? Ano yung katanungan ni Jesus kay Pedro? Okay. Mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? At hindi lang po yun, may iniutos siya. Pagkainin mo ang aking mga tupa. Ang tanong, sa buo pong isang linggong nakaraan, napatunayan po ba natin ito sa ating Panginoong Jesus? Na mahal mo siya ng higit sa lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang sama-sama po kami na ipahayag ang aming pinakamataas na papuri at pasasalamat sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at tinipon mo po kami sa loob ng sanctuaryong ito upang sama-sama kami sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Nawa, O Diyos, sa bawat salita po na mamumutawi sa aking bibig, gamitin mo po itong maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Kayo po, nawa, O Diyos, ang mangusap sa inyo, Abang Lingkod, dahil kinikilala ko, Panginoon, na wala po akong magagawa kung wala kayo sa akin. Muli, O God, marami pong salamat. Kayo nawa ang maitaas, maitanghal, maparangalan sa aming kalagitnaan. Jesus name we pray. Ang ating pong mensahe sa araw na ito ay mula rin po sa Ebanghelyo, ayon kay Juan. Ang pista ng pagtatalaga ay ginaganap sa Jerusalem taon-taon bilang pagdiriwang sa muling pagtatalaga ng templo ng mga Hudyo matapos po itong wasakin ng isa sa mga dayuhang hari na sumakop sa kanila. Samantalang naglalakad si Jesus sa portico ni Solomon, isang bahagit ng templo sa Jerusalem, tuwirang tinanong siya ng mga Hudyo kung siya nga si Kristo. Maaring ibig nang maliwala ng maraming Hudyo na siya nga ito. Ngunit maari din naman gusto po nilang, ang iba sa kanila, gusto lang nila siyang siluin sa kanyang pananalita. Kapag hindi niya sinabi na siyang Kristo o Mesiyas, para na rin niya sinabi na siyang hari. Ngunit pag hindi niya ito sinabi, lagi po silang hindi nasusunod ang karamihan sa kanila. So anuman ang isagot ni Jesus sa mga Hudyo, pabor sa kanyang mga kalaban. Ngunit sa verse 25, sumagot si Jesus. Sinabi ko na sa inyo kung sino ako. Yun ang sabi niya. Sinabi niya sa Samaritana kung sino siya, di po ba? Punta po tayo sa John 4, yung babaeng umiigib ng tubig sa balon. Nung makita niya si Jesus, ang sabi po doon, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag ni Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. So ang sabi ni Jesus, akong kinakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sa mga Samaritana,
Hindi niya ikinukubli ang kanya katayuan sa buhay. Unti-unti nang nabubuo sa babae ang na si Jesus ang Mesiyas. Nagulat siya nung kung bakit alam ni Jesus ang kanyang kalagayan. Kung bakit alam ni Jesus na siya ay mayroon na limang asawa. Natitiyak niyang alam ni Jesus ang ginagawa niya. Sinabi rin niya sa bulag, doon po sa kabanata, chapter 9, verse 35, sinabi rin po niya sa bulag kung sino siya. Marahil narinig ng mga Hudyo ang sinabing ito ni Jesus. Kaya sabi po niya sa John 5:58, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Ang isinagot ni Jesus ay higit sa inaakala ng mga Hudyo. Sinabi niyang naroon na siya at nabubuhay bago pa lumitaw si Abraham. Laging naroon at buhay si Jesus mula sa simula. Sa mulat mula pa ay kasama na niya ang Diyos. Dahil ang sabi sa John 1, verse 1 to 2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. So balikan po natin yung sinagot ni Jesus sa mga Hudyo. Bago pa ipinanganak si Abraham ay ako na, sabi niya. Sa Exodus 3:14, ang sabi doon, ako nga. Ako ay si ako nga, sabi po niya, di ba? So, ako nga ang pangalang sinabi ni Jesus, sinabi ng Diyos ang pangalan niya doon. Ito ang sinabi niyang itawag sa kanya ng mga Hudyo, na ibig sabihin ay ako ay narito na noon pa at mananatiling narito. Ako'y walang pasimula at walang wakas. Hindi sumampalataya ang mga Hudyo sapagkat hindi sila kabilang sa mga tupa ni Jesus. Hindi nila kilala ang kanyang tinig. Hindi sila kabilang sa mga hinirang ng Diyos para pagkalooban ng pananampalataya. Ikaw ba kapatid ay kabilang sa mga tupa ni Kristo? Tayo po ba ay kabilang sa mga tupang ito? Kung hindi, kaninong kawan ka nabibilang? Kung kabilang tayo sa kawan ni Kristo, dapat nating tanggapin, dapat nating dinggin ang kanyang tinig. Kilala ni Jesus ang kanyang mga tupa at kilala rin siya ng mga ito. Ibig sabihin, may malapit na relasyon, close relationship, ang mga tupa sa kanilang pastol. Na tulad ng relasyon ng Diyos kay Kristo Jesus. Kilala ni Jesus at minamahal niya ang kanyang kawan at handa siyang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanila. Ang isang pastol ay siyang nag-aalaga, nagpapakain, nagpuprotekta sa kanyang mga tupa. Sa madaling salita, ang pastol o shepherd ang magbibigay sa buhay na ikagugusto mo. Sa buhay na gusto natin. So gusto mo bang magkaroon ng buhay na ganoon? Buhay na punong-puno ng pagpapala? Buhay na may nag-aalaga, may gumagabay, may nagpuprotekta at may nagpuprovide ng lahat ng ating pangangailangan. Buhay na may direksyon na inaalagaan ng isang pastol na ang Diyos mismo ang nagbibigay ng lahat ng ito. Kung nais po natin, we have to admit, tanggapin po natin na kailangan natin ng pastol sa
sa ating buhay. We need to admit that we need shepherd. Sabi po sa verse 25, sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit hindi kayo naniniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi po sa John 3:56, ang mga gawaing ipinagagawa sa akin ng ama ay siya ko namang ginaganap at magpapatotoo na ako'y sinugo ng ama at siya rin ang mabuting pastol. Mahal ng mabuting pastol ang kanyang mga kawan. Maging noong panahon ng lumang tipan, karaniwang ipinapain ng pastol ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Ngunit ang mabuting pastol na si Jesus ay kusang ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kawan, para sa iyo at sa akin, kapatid. Ang tanong, muli, kabilang na ba tayo sa mga kawan ni Jesus? Espiritual na buhay ang ipinagkakaloob ni Jesus, buhay na puspos ng kasaganaan na mula sa Diyos. Ito ang buhay na may kagalakan, kapayapaan, kapangyarihan, at ito'y walang hanggan. Kapag tinanggap natin sa ating sarili na kailangan natin ng pastol, hindi tayo dapat matakot. Dahil ang sabi po sa ating sagutang pagbasa kanina, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako nagkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinampatnubayan niya sa tamang daan upang parangalan ang kanyang pangalan. Pangalawa, know that you are a sheep. Kailangan po nating kilalanin na tayo ay mga tupa. Ano nga ba ang katangian ng mga tupa? Ang tupa ay sumisimbolo po ng kababaang loob. So, nagiging dependent, nagiging defenseless siya dahil dumidepende siya dun sa pastol. May kababaang loob, simpleng buhay, pero mataas ang quality. Dito po, di po ba sa mga palengke ang mahal ng lamb chop? Ang mahal ng karne ng tupa. Okay. So kailangan po nating tanggapin na tayo ay isang tupa. Paano? Sabi sa paano ito binibigyan? Kinikilala. Binibigyang halaga ng isang pastol. Sa Kabanata 10, talatang 10, ang sabi po, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maililigtas. Ganyan po kahalaga ang buhay ng tupa sa isang pastol. Ang pastol ang tumatayong pintuan. At walang pumapasok, makakapasok sa loob kundi sa pamamagitan niya. At ang lahat ng naroon ay maililigtas. Kaya walang makapapasok sa kulungan upang sumalakay sa mga tupa na hindi daraan sa pastol. Si Jesus ang ating mabuting pastol. Kung kinikilala mo, kapatid, na siya bilang iyong pastol, siya ang magpoprotekta at mag-iingat sa iyo at sa akin. Sa kanya mayroon tayong katiyakan. Walang bagay na mangyayari sa iyo, kapatid, na hindi ipinagpaalam sa Diyos.
Tingnan natin yung ginawa ni Satan kay Job. Sa buhay ni Job. Bago niya pinaginalaw ang buhay ni Job, nagpaalam siya. Ano ang sagot ng Panginoon? Huwag na huwag mo lang siyang papatayin. Sabi ng Diyos, no temptation has overtaken you that is not common to men. God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. Kapag pinayagan niya ang isang pangyayari, ibig sabihin, kapatid, kaya mo. Sabihin mo sa katabi mo, pag pinayagan ng Diyos, kaya mo. Kaya natin to dahil kasama natin ang Diyos. Do not believe the lies of Satan that you cannot overcome it because God's promise, you can do it by His grace. Amen? Amen. Purihin ang Diyos. Pangatlo, do not overlook your blessings. Verse 28 and 29, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama ang nagbibigay sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. So binibigyan ni Jesus ng buhay na walang hanggan ang kanyang mga tupa. Sabi nga po doon sa John 3:16, tayo pong lahat, English, mas madali. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him, he will not perish but have eternal life. So alam po natin lahat yun. Purihin ang Diyos. Lubos na pag-iingat ang ginagawa niya sa kanyang mga tupa. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo daranas ng problema o tiisin. Ngunit, iingatan niya ang ating kaluluwa at spirito. Ano mang tindi ng tiisin dumarating sa atin, sinabi ni Jesus, walang sino man ang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Hawak tayo ng Diyos sa makapangyarihang kamay ng ating dakilang pastol. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa mahigpit na paghawak sa atin at hindi sa maluwag nating pagtangan sa Kanya. Kapatid, na kanino ang iyong pananampalataya? Kapag si Jesus ang ating pastol, matatanggap po natin ang mga pagpapalang mababasa natin sa ating sagutang pagbasa kanina. Tayo pong lahat, tingnan po natin, basahin natin ang ating sagutang pagbasa. Psalms 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa matahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan, pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpala ay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di nagkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Naniningyo ng buong buo ang iyong mga kasampung bahagi ng tahanan ng Diyos
Pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang Iledet ni Obles Tot. Habang inaawit po natin ang awit ng pagtatalaga, dalhin po natin ang Mother's Day offering sa harap. Thank you.
O Ama naming makapangyarihan sa lahat, muli po kaming dumudulog sa inyong harapan na may kababaang loob. Binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat dahil minsan pa, Panginoon, nangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mensahe na aming narinig. Maraming salamat, O Diyos, sa katiyakan na kung saan, Panginoon, kapag Ikaw ang aking pastol, Ikaw ang magiging tagapag-alaga sa amin, Kayo, Panginoon, ang nagpo-provide ng aming pangangailangan. Maraming salamat, O Diyos, sa kasiguruhan ito. Panginoon, narito po ang inyong mga anak. Lumapit sa inyong maharapan, mga kapatid namin na nasa kanilang mga upuan, Panginoon. Lord, tingin po ninyo ang hibig ng puso ng bawat isa. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Nawa, O Diyos, ipagkaloob po, Panginoon, ang kasagutan ng kanilang mga dalangin. Nawa, Panginoon, kayo po, O Diyos, yung magbigay ng katugunan sa lahat ng ito. Meron po sa kanila, O Diyos, nangangailangan ng kagalingan ng kanilang mga lupang katawan. Lord, tunay nga po na kayo ang aming dakilang doktor. Kayo nakababatid, Panginoon, ng kalagayan ng aming mga lupang katawan. Nawa, Panginoon, ihaplos niyo po ang, sa inyong mapagpagaling na kamay sa bawat isa sa amin. Tinataas ko po sa inyo, dakilang Diyos, ang kapatid namin si Winilyn. Kayo po yung, kayo nawa ang makasama niya, Panginoon, sa darating na Miyerkules. Lord, alam po namin, dakilang Diyos, na sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, hindi niyo po ibibigay ito nang hindi namin kaya. Dahil, Lord, kasama ka po namin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pangako. Dahil sa inyong grasya, dakilang Diyos, kami ay lumalakas sa araw-araw. Nakakamit namin, Panginoon, ang pagpapala na nagmumula sa inyo. Panginoon, ang amin pong mga mahal sa buhay na malayo sa amin, batid niyo po yung kanilang pangailangan. Malayo man kami sa kanila, O God, ipinagkakatiwala po namin sila sa inyong mapagpalang kamay. Gayun din, Panginoon, tinataas po namin sa inyo at pinagkakatiwala ang aming bansang Pilipinas. Na magsasagawa, Panginoon, ng election bukas. Lord, ang kapayapaan nawa na nagmumula sa inyo ang manaig sa aming buong bayan, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang mga karahasan na nangyayari. Kung anuman dakilang Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, itinataas po namin sa inyo. Loobin niyo po na maging mapayapa ang eleksyon sa aming bayan. Nawa, Panginoon, pagkalooban ng karunungan ang bawat butante. Tulungan mo sila, Panginoon, na makita yung karapat-dapat para sa posisyon upang mamuno sa bawat lugar na aming kinabibilangan. Pinagkakatiwala po namin sa inyong mapagpalang kamay ang aming bansa. Tulungan nawa, Panginoon, ang bawat namumuno sa aming bansa, Panginoon, ay makapaglingkod ito nang sila nang naaayon sa inyong kagustuhan. Makapaglingkod nawa sila nang may takot sa inyo, Panginoon. Tulungan nawa, O Diyos, ang bawat isa sa kanila na makalakad, makasunod,
ng naaayon sa inyong kagustuhan. At ganyan din, Panginoon, ang iglesia na aming kinabibilangan, pinagkakatiwala po namin sa inyo. Sa aming pagse-celebrate ng 126 years, Panginoon, ng iglesyang ito, marami pong salamat. Dahil hanggang ngayon, O Diyos, niloloob po ninyo na manatili kami sa loob ng iglesyang ito. Maraming salamat sa mga naranasan namin. Kalungkutan, kasiyahan, ano man ito, Panginoon, binabalik po namin sa inyong papuri't pasasalamat dahil hinubog po ninyo ang aming pananampalataya sa inyo sa tahanang ito. Maraming salamat sa buhay ng aming mga pastor na iyong itinalaga upang maglingkod sa lugar na ito, Panginoon. Naway patuloy na pagpalain ang buhay ng bawat isa sa kanila at naway gamitin po ninyong pagpapala sila sa bawat isa sa amin. Muli, O Diyos, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang buong kongregasyong ito. Naway ibigkis nga po ninyo sa amin ang inyong dakilang pag-ibig upang kami ay sama-samang muli sa paglilingkod sa inyo, sama-sama at nagkakaisa sa lugar na ito, Panginoon. Sama-samang magpuri, magpasalamat at itaas ang inyong dakilang pangalan sa loob ng iglesyang ito. Loobin po ninyo, O Diyos, na sa aming paglisan, Panginoon, naway kayo ang makita sa aming buhay at hindi po ang aming mga sarili. Ang mensahe nawa na aming narinig, ang siyang maipamuhay namin, Panginoon, saan man kami dapo pumaroon. Muli, O Diyos, marami pong salamat. Binabalik po namin sa inyong papurit pa sa salamat sa dakilang pangalan na aming Panginoon Jesus. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen.